Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. Para umpisahan ang ating recipe for today, sa isang kaserola maglalagay lang po ako ng dalawang lata na tig 400 ml ng American Garden Coconut Milk. Kung wala po kayong coconut milk, pwede naman coconut cream yung gamitin ninyo. So in total, gagamit po tayo dito ng 800 ml of coconut milk. And take note na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. After adding ng ating coconut milk, maglalagay rin po tayo dito ng 1 can or 390 grams of ube condensed milk. Yes, ube condensed milk yung gagamitin ko dito para hindi na po ako gagamit pa ng ube flavor or ube essence. Yan. So, ilalagay lang natin to dito lahat. And mga kakusina, kung wala naman pong available sa lugar ninyo na ube condensed milk, pwede na pong alternative yung condensed milk na ginagamit natin or nabibili natin on market. At maglagay na lang po kayo ng food flavoring or essence. After adding ng ating coconut milk, pati ng ating condensed milk, hahaluin lang po natin ito ng maigi, of course, para mag-combine sila dito sa ating kaserola. And kapag na-mix nyo na yan ng maigi, kakailanganin na po natin ditong mag-add ng 12 tablespoon of cornstarch. Yan. So mga kakusina, iba-iba po kasi yung klase ng cornstarch na nabibili natin, of course. So sa akin po, 12 tablespoon lang yung nilalagay ko para medyo soft pa rin yung kalalabasan ng aking recipe. Pero kung sa inyo, gusto ninyo na para ba siyang mas firm, pwede po kayong mag-add dito ng 13 to 14 tablespoon of cornstarch. Tapos, siguraduhin lang po natin na na-dissolve to ng maigi dito sa ating liquid mixture para mamaya po ay maganda yung kalalabasan ng ating recipe. At kapag na-dissolve na po natin ng maigi yung ating cornstarch, pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan over high heat. Tapos po, continuous natin tong hahaluin. Kapag napansin nyo po na medyo may namumuuna or kumakapal na yung consistency ng ating mixture, pwede na po nating hinaan yung apoy. Tapos, ilalagay na po natin yung ating buko. So, depende sa inyo kung gaano karami. Pero yung buko po na ginamit ko ay isang piraso lang at kinayod ko po ito. So, mas better po talaga na medyo malambot yung buko na gagamitin ninyo. Nabili ko kasi medyo matigas na siya. So, kapag nailagay nyo na yung buko, hahaluin lang natin ito ng hahalo and continuously hanggang sa makita po natin or makuha natin yung tamang consistency na dapat halos wala na pong liquid ingredients or wala na halos parang tubig dito sa ating kaserola. So habang hinahalo ko yung ating mixture at hinihintay ko pong makuha yung tamang consistency nito, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. At kung meron ka rin Instagram, pakifollow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman, gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kapag ganito na po yung itsura ng ating recipe, yung parang hirap na po siyang bumagsak, yung ating mixture, pwede na po kayong mag-ready ng inyong lagayan. Tapos, babasain nyo lang po iyon ng konti para po hindi basta maninikit yung ating mixture. At ayan na mga kakusina, isasaling ko lang to dito sa aking mold at kapag naisaling ko na to, palalamigin ko lang siya, of course. Kapag malamig na siya, lalagyan ko lang po ng plastic cling wrap yung ibabaw para kapag nag-firm na po ito ay hindi tayo mahihirapan kasi magka-crack po siya kapag hindi natin siya tinakpan. At ayan na nga mga kakusina, lumamig na po yung ating mixture at i-unmold lang po natin ito or ilalagay lang natin sa ating plato bago pwede na po natin itong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na ube buko pudding. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat in-upload kong mga videos. At kung dessert or kakanin lover ka, say hi sa ating comment box section. Yun lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video!